DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang duna, may pangako, ang bukas. Tigilan niyo na ang paghamak sa akin! Oo! Marumi nga ang pinanggalingan ko! Marumi rin ang ginawa ko! Ngunit ako na putik! Ang nag-ahon sa inyo sa pagkalugmo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, lakip ang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ako na Putik ang Nag-ahon sa Inyo sa Pagkalugmok. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang bukas. Kung ganun pala, hindi ka na namin uli makakasama sa inuman, pre. Pansamantala lang, pre. Gusto ko lang pagbigyan si Mrs. Eh, alam mo na, ayoko magalit siya. Oo na, naintindihan ko na. Ako na lang magsasabi sa barkada. Ay, nako. Kumbinsan talaga yung pag-ibig istorbo sa barkada. Masaya naman, pare. Lalo pag ang natagpuan mo ay katulad ni Medina. Heto ang dalawang unique toothpaste, Itay. Olga, subukan niyong gamitin yan. Makikita niyo, mahusay yan. Oo, anak. Salamat. Try ko nga ito sa pamilya ko. Salamat, Medi, ha? Walang anuman. Ah, may itatanong nga pala ako, Olga. Nakikita mo pa ba si Miguel dun sa umpukan ng mga inuman sa lugar niyo? Parang hindi ko na nga siya nakikita na ikipag-inuman dun sa lugar namin, Medi. Sabi ko naman sa'yo eh, nagkataon lang yung nakita mo noon, Olga. Eh, mabuti na rin yung naagapan mong paalalahanan si Miguel. Kaysa naman mahulog siya uli sa pakikipagbarkada. Oo nga naman. Eh, si Aling Lori nga pala. Ano ba, galit pa rin ba si inyo? Ay, hindi na muna namin siya iniisip ni Miguel. Sabi nga niya, hayaan na lang muna naming lumipas ang ilang panahon. Hanggang sa kusang mawala ang galit sa amin ni Inay Loring. Ewan ko.
paano mawawala ang galit nun, eh, matapobre ang babaeng yun? Samantalang mahirap din naman tulad natin. Oh, Tay. Isa pa, galit siya sa akin. Eh, Mang Bebong, bakit naman po galit sa inyo si Aling Loring? Oh, heto ng kape mo, Miguel. Uy, salamat, Medi. Teka. Sarap mo talaga magtimpla ng kape, mahal. Binola mo pa ako. Uy, hindi bola yun, ha? Miguel! Pwede na! Miguel! Si Monching yata yun, ha? Parang natataranta. Miguel! Bakit kaya? Tara! Tumuloy ka na, Monching! Hindi nakakandado yung pinto. Medina! Miguel! Oh, bakit, Monching? Ano bang nangyari sa'yo? Sa akin, wala. Pero sa tricycle na inilalabas mo, meron. Ha? Bakit? Anong nangyari? Ay, inararo ng truck yung tricycle. Ha? Habang nakaparada sa labas ng bahay ng operator mo. Yun! Diyos ko! Eh, si Mang Dodong, anong nangyari? Eh, hindi naman nasaktan. Nasa loob pa naman siya ng bahay ng mangyaring aksidente. Pero yung tricycle, wasak! Kumusta ang paghahanap ng mailalabas na tricycle ni Miguel, anak? Eh, hindi pa nga rin ho siya nakakakita ng ipapasada niya, itay. Doon sa pinapasukang pabrika ng kuya ko, bakante sana eh. Kaso ang problema, paano may papasok doon si Miguel? Eh, hindi naman siya nakatapos ng high school. Oo nga eh. Kaya ngayon, gipit talaga kami. Kung may sobrang pera lang sana ako, eh, tutulungan kita, anak. Ang kaso, eh, halos kulang pa sa akin ang pensyon na tinatanggap ko. Gusto ko nang tumanggap ng labada para may pera kami kahit papano. Ay, teka, matutulungan kita dyan. Huh? Sina Jenny kasi, nabanggit sa akin na naghahanap sila ng maglalabada at magpaplancha para sa kanila. Ah, talaga? Si Jenny, yung kasama mo dati sa trabaho? Oo, siya nga. At walang iba. O ano, gusto mo? Sasabihin ko na sa kanya, para hindi na siya maghanap pa ng iba. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Pumayag ka na pala. Hindi ka pa lang nagsabi sa akin. Ay, pasensya na, Miguel. Nagpasya ako agad. Madali ang kasi yung paghahanap ni na Jenny. Sayang naman ang trabaho, kaya pumayag na ako. Ano pa bang magagawa ko? Naandiyan na yan. Kasi pa, wala talaga akong kayod ngayon eh. Pero kapag may trabaho na ako, ha? Hindi ka na magtatrabaho sa iba. Oo, mahal. At huwag ka mag-alala. Kahit nagtatrabaho na ako, hindi ko pababayaan ang obligasyon ko sa inyo ng anak natin. Nahihiya ako sa'yo, Medina. Hmm? Akong lalaki pero wala akong magawa ngayon para sa atin. Miguel, ang mag-asawa dapat nagtutulungan. Kung wala kang magawa sa ngayon, hayaan mong tulungan naman kita. Aling Loring, sasakay ho ba kayo ng tricycle? Eh, narito ako sa terminal nyo, di ba? O di sasakay ako. Si Aling Loring naman,
inis na naman. Babalitaan ko sana kayo tungkol kina Miguel. O bakit? Anong balita sa Suwail na yon? Wala ho siyang kayod ngayon eh. Ilang linggo na ho. At si Medina ngayon ang nagtatrabaho para sa kanila. Pumasok ho siyang labandera at planchadora. Ay, mabuti nga sa kanila. Maghirap sila. Aliluring. Ay, kung hindi pinakasalan ni Miguel yung babaeng putik na inapatay gutom, hindi siya maghihirap. Eh, bakit ho ba galit na galit kayo kay Medina? Mabait naman yung tao. Ay, naku, Monching, alam mong dahilan. Sa beer house siya nagtatrabaho nun. Pero servidora lang naman ho siya ron. O, eh, hindi natin alam kung anong tunay niyang ginagawa doon para kumita. Eh, yung anak ko lang eh. Nagpauto sa babaeng yon. Pero ako, hindi ako mauuto ng Medina na yon. Kaya hindi ko siya matatanggap na malugang kahit kailan dahil isa siyang potek. Hindi ho ba kayo naaawa sa kanila? Ha? O sa inyong apo? Ay, hindi! Ang gusto ko nga, gumapang sila sa lupa. Narinig kong sinasabi ng binan mo habang nasa terminal kami, Medi. Ang sakit naman yung magsalita. Hinahangad pa niyang gumapang kami sa lupa. Nainis nga rin ako eh. Gusto ko na ang lapitan. Naku, pinigil lang ako ng nanay ko eh. Kahit naman naging silbidora ako sa beer house nun, hindi ako nagpakasama. Iningat ako sarili ko. Napilitan lang naman ako pumasok nun para maipagamot si itay. Eh, alam ko naman yun eh. Pero makitid ang utak ng binan mo. Tsaka, siguro dahil na rin yun sa kinuwento sa atin ni Mang Bebong. Eh, anong balak mo? Sasabihin mo ba yan kay Miguel? Hindi na. Hindi na, Olga. Ayoko pandagdagan ng problema niya. Sasaralinin ko na lang ito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Ay, ano ba yan? Ang init. Ating gabi na eh. Ang init pa rin. Oh, hindi tuloy ako makatulog. Gusto ko pa namang makapagpahinga na dahil sumusumpong yung rayuma. Ay, ano raw yun? Nako, may sunog daw! Isang kaya yun! Ay, nako, ang mga gamit ko! Paano ko ito ilalabas sa mag-isa? Hindi ko ito kaya! Miguel, anak, nasunog ang bahay natin. Wala akong nailigtan. Mabilis yung naging pagkalat ng hapoy. Nabalitaan ko nangyari sa inyo. Kaya nga nagpunta kaagad ako rito. Mas mahirap pa ako kaysa daga. Dito na ako mababalagi sa evacuation center. Hindi ko kayo pababayaan, Nay. Tutulungan ko kayo. Oh, saan ka galing, mahal? Bigla ka nalang umalis kanina. May natanggap kasi ako masamang balita, mahal. Ha? Ano yun? Nagkaroon ng sunog, inay-inay. Oh. At nadamay yung bahay namin. Oh, Diyos ko! Ay, kumusta si inay? Pinuntahan ko sa evacuation center. Alam mo, mahal, awang-awa ako sa nanay ko. Kaya gusto ko sanang sabihin sa'yo na
dito muna natin siya patuloyin. Ano? Pumayag kaya si Medina sa gustong mangyari ni Miguel? Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at si Jenaline de la Cruz bilang Medina. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi. Nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Ako na putik ang nag-ahon sa inyo sa pagkalugmok. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.